de la. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Mauunawaan at matututunan na isang manunuri ng panitikan ang ukol sa isang dula sa pamamagitan ng panonood. Karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay, maliban na lamang sa iilang dulang likha na malikhain at malayang kaisipan. Lahat ng itinatanghal na dula ay naayon sa isang nakasulat na dula na tinatawag na script. Ang script ng isang dula ay script lamang at hindi dula, sapagkat ang tunay na dula ay iyong pinanonood na sa isang tanghalan na pinaghahandaan at batay sa isang script. Sangkap ng dula. Una, simula. Mamamalas dito ang tagpuan, tauhan, at sulyap sa suliranin. Tagpuan, panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinaad sa dula. Tauhan, ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sa tauhan umiikot ang mga pangyayari. Ang mga tauhan ang bumibigkas ng dialogo at nagpapadama sa dula. Sulyap sa suliranin. Bawat dula ay may suliranin. Walang dulang walang suliranin. Mawawala ng saysay ang dula kung wala itong suliranin. Maaring mabatid ito sa simula o kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayaring maaring magkaroon ng higit na isang suliranin ang isang dula. Pangalawa, gitna. Matatagpuan ng saglit na kasiglahan ang tunggalian at kasukdulan. Saglit na kasiglahan. Saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan. Tunggalian. Ang tunggalian ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan, tauhan laban sa kanyang paligid, at tauhan laban sa kanyang sarili. Maaaring magkaroon ng higit sa isa o patong-patong na tunggalian ang isang dula. Kasukdulan, climax sa Ingles. Dito nasusubok ang katatagan ng tauhan. Sa sangkap na ito ng dula, tunay na pinakamatindi o pinakamapugso ang damdamin o kaya'y sa pinakakasukdulan ang tunggalian. Pangatlo, wakas. Matatagpuan naman dito ang kakalasan at ang kalutasan. Kakalasan, ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian. Kalutasan, sa sangkap na ito, nalulutas, nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. Ngunit, maaari rin magpakilala ng panibagong mga suliranin at tunggalian sa panig ng mga manonood. Elemento ng dula. Una, script o nakasulat na dula. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinaalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Pangalawa, gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Silang nagbibigkas ng dialogo, sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin, sila ang pinanonood na tauhan sa dula. Pangatlo, tanghalan. Anumang pook na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Tanghalan ang tawag sa kalsadang pinagtanghalan ng isang dula. Tanghalan ang silid na pinagtanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Apat, tagadirehe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nag-i-interpret sa script mula sa pagpasya sa itsura ng tagpuan, ng damit ng mga tauhan, hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Panglima, manonood.
hindi may tuturing na dula ang isang binansagang pagtanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Hindi ito may tuturing na dula sapagkat ang layunin ng dula'y maitanghal. At kapag sinasabing maitanghal, dapat mayroong makasaksi o makanood. Eksena at tagpo. Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan, samantalang ang tagpo na may pagpapalit o ang iba't ibang tagpuan na pinangyarihan ng mga pangyayari sa dula. Pangunahing uri ng dula. Una, trahedya. Ang trahedya ay isa sa mga klasikal na genre ng mga Greek. Ang mga paksang sakop ay ang pagkamatay ng tadhana at kamatayan. Ang ganitong uri ng trabaho ay karaniwang nagtatapos sa pagkamatay ng mga kalaban. Ang ilang mga halimbawa ng mga trahedya ay dula ni William Shakespeare gaya ng Hamlet at Romeo at Juliet. Pangalawa, komedya. Ayon kay Aristotle, ang mga komedya ay ang mga gawa na naghahangad na kumakatawan sa mga depekto at bisyo ng mga tao na pinalalaki ito kaya't nakakatawa sila. Iyon ay upang sabihin, ang buhay ay sinusunod mula sa isang comics na pananaw. Pangatlo, tragicomedy. Ang tragicomedy ay isang uri ng trabaho ng pagsasama-sama ng mga elemento ng dalawang pangunahing dramatikong genre, trahedya at komedya. Ang ulong ginang ni Lope de Vega o La Celestina ni Fernando de Rojas ay dalawa sa mga halimbawa ng ganitong teatro na genre. Pang-apat, satire. Ang mga pangungutya ay mga nakakatawang gawa na naglalayon na punahin ang lipunan sa pamamagitan ng paggamit ng komedya. Halimbawa, ang katiwalian sa politika, relihiyon, gobyerno, bukod sa iba pang mga aspeto, ay maaaring kundinahin. Panglima, opera. Ang opera ay isang dramatikong form na lumilitaw sa Renaissance. Ito ay inilaan upang mabawi ang mga elemento ng Greek drama sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa mga ito sa mga kanta. Mahusay na nauugnay sa klasikong musika ang Western opera. Pang-anim, sarsuela. Ang sarsuela ay isang tipikal na gawaing musikal noong 17th siglo na lumitaw sa Espanya. Sa ito, ang musika ay may halong sayaw, mga kanta at deklarasyon. Pito, musikal. Ang mga musikal ay isang uri ng mga gawa kung saan ang mga kanta ay hinaluan ng dialogo. Magkakaiba sila sa mga opera dahil ang liriko ay hindi liriko. Bilang karagdagan, sinamahan ng mga musikal ang pagganap sa koreografiya. Halimbawang musikal ay masama, West Side Story. 8. Vaudeville. Ang vaudeville ay isang uri ng komedya na nakikipag-usap sa mga tema ng comics at pag-ibig. Bumuo ito sa Pransya sa pagitan ng 18 at 19 na siglo. 9. Panimula. Ang entremes ay isang uri ng trabaho na lumitaw sa Renaissance. Ang mga pagtatanghal na ito na dula-dulaan ay ginanap sa pagitan ng mga dramatikong akda. Karaniwan silang maikli at nakakatawa sa likas na katangian. 10. Farce. Ang farce ay isang uri ng gawaing katulad ng komedya. Ang pinagmulan nito ay nagsimula pa noong Middle Ages. Ang mga nakakatakot at pulgar na sitwasyon ay kinakatawan na naghahangad na magpatawa ng mga manonood. 11. Pantomime. Ang pantomime ay isang uri ng comedy ng musikal na nagmula sa Italia at binuo sa Inglaterra. Ang teksto ng pantomime ay batay sa tradisyonal na mga kwento o kwentong engkanto. Ang ganitong uri ng trabaho ay nasasangkot ng madla sa pagganap. Inaasahan silang kumanta sa ilang bahagi o makahinubilo sa mga artista sa ibang mga okasyon. 12. Walang drama. Ang walang drama, tinatawag ding hindi. Ito ay isang pormang panteatro ng Hapon na nabuo sa pagitan ng 14 at 15 na siglo.
ang ganitong uri ng dula ay nagsasama-sama ng mga elemento ng musikal sa sayaw at pagsasadula upang lumikha ng isang karanasan sa aesthetic. 13. Kaiojin. Ang Kaiojin ay isa pang pormang Hapon na nakatuon sa mga elemento ng comics ng mga aksyon. Hindi ito gaanong nakatuon sa musika tulad ng hindi sa drama. Susugigawa, ito ay isa sa mga pinaka-kinikilalang gawa ng Kaiojin na mga nagdaang panahon. 14. Monolog. Ang monolog ay isang dula kung saan ang mga aksyon ay ginaganap ng isang solong artista. Maaari silang maging dramatiko, nakakatawa o matapat. Kaugnay nito, maaaring bumuo ng mga ito bahagi ng isang pag-play ng isang pang-genre. 15. Gaya. Ang mimicry ay ang representasyon kung saan naikwento ang isang kwento sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan na hindi gumagamit ng sinasalitang wika. Ngayong mga araw na ito, ang sentral na figura ay karaniwang mime, isang tahimik na karakter na may puting kulay ang kanyang mukha. 16. Melodrama. Ang melodrama ay isang pormang panteatro na nailalarawan sa pamamagitan ng sobrang pagmamalabis ng balangkas, mga tauhan at dialogo. Ito ay inilaan upang apila ang damdamin ng mga artista. 17. Immersion Theatre. Ang Immersion Theatre ay isa sa pinaka-interactive na form ng teatro sa lahat dahil pinapayagan itong makilahok ng madla. Halimbawa, maaaring hiningin sa madla na magpasya para sa mga artista na maaaring baguhin ang balangkas ng dula. 18. Teatro ng Walang Katotohanan. Ang teatro ng walang katotohanan ay isang paraan ng kumakatawan sa mga mayroon ng mga katanungan ng mga tao. Ang hinahangad ay hindi isang sagot sa mga katanungang ito, ngunit upang maisagawa ang mga ito sa entablado upang talakayin ng madla sa paglaon. Ang isa sa mga tumutukoy na katangian ng ganitong uri ng trabaho ay ang pagkakasalungatan sa pagitan ng wika at mga katotohanan. Iyon ay ang mga pinagpalit na dialogo sa pagitan ng mga artista ay tutol sa mga aksyong isinasagawa nila.